Filipino po ako ngayon sa taas ng aming bahay. Ngayon, bukod dyan, ipapakita ko naman sa inyo guys ang mga cross-stitch collections ko po dito sa bahay. Ang gumawa lang po dito, ako at saka yung aking ate. Ako din po ang nagturo sa ate ko, kaya mas parehas na kami magkasundo. So kung ano yung gusto kong itahi niya, ginagawa niya, at saka meron din po ako. So ipapakita ko po ang mga obra muna ng aking ate, si Adele. Ito siya, si Mama Day. Ang tinahi niya na to, siguro mga nasa 8 years ago na to, Memory Lane po ang title niya. Yan po ang ginawa niya. Nilagay ko siya dito sa taas ng aming bahay. Okay. Yan. Marami pong half lang to na stitch, half stitches lang. Mga Kaloy's Kitchen, yung ginawa pa ng aking kapatid, ito po, Tropical Fruits. Dito ko po siya nilagay sa aking dining. So, ito ang ginawa niya, mga 2016 pa po. Kaya, kung mapapansin nyo, gusto ko ng tropical fruits kasi mas marami dito na meron tayo dito sa Pilipinas. So, tinahi niya rin po yan. Malaki rin siya. So, yan po ang ginawa niya pala isa sa bahay na. Tatakbuhan talaga siya, hindi lang siya yung mga parang naka-steady na painting. So, ito po ang ginawa niya. Kaya ako siya nagustuhan. Kasi mga Kaloy's Kitchen, usong-uso nun yung yung Rose of Sharon. Eh, sabi ko para maliba naman, gagawin ko naman siya. Ang title niya pala, mga Kaloy's Kitchen, Rose Celebration. Manuel Baldemor. Ngayon, painting lang yon, and then yung DMC na gustuhan na ipag-collaborate sa kanya para gawing pattern. So, ang title ng cross-stitch na to ay Good Harvest. Kaya nagustuhan ko siya, mga Kaloy's Kitchen, dahil yung mga mukha ko makikita nyo, kung ba to abstract ba tawag dito, geometrical curvature ba to. So, nagustuhan ko siya kasi hindi pinokus yung mga mukha bagkos yung sobrang masaganang ani talaga ang ipinakita nung gustong ipahiwate ni Manuel Baldemor. Tapos nakita nyo naman yung mga damit ng mga nandito is talagang may pagka, ano ba tawag dyan, Filipiniana. So, itong cross-stitch na to, ganito siya kalaki. Natapos ko siya ng 1 year. Medyo matagal. Hindi naman siya 8 to 5. Siguro mga 2 hours. Tsaka hindi araw-araw. So, masasabi ko na mahirap. Lalo yung mga dito, mahirap siya. Kasi
kasi may mga paisa-isa po dyan. So, pinagtiyagaan ko dahil gusto ni husband ko, nagustuhan niya yan. Kaya sabi ko, kaya yan. Pinagtiyagaan ko, sipag at tiyaga, tiis. Natapos ko siya within 1 year. So, masaya naman ako. Kaya, eto po ang 2018 ko po siya natapos. So, lahat na Lawrence Kitchen ng mga tinatahi kong cross stitch, nilalagyan ko siya ng pangalan. So, pag nandito kayo sa bahay, makikita nyo ang mga walang pangalan, gawa ng sister ko. Ang mga may pangalan, gawa ko. Makikita nyo, pakifocus mo dito, Vales. Yan. Ito may 17. Paul and Lorna. Kasi ito po ginawa ko, 17 years na kaming mag-asawa. So, gusto ko may ano to, may alaala. Yan yung ginawa ko nung 17 years na kami. So, matagal na rin po ito dito. Nakahang. Kaya ko po ito nagustuhan, yung cross-stitch na to, mga ka-Lord's Kitchen. Kasi, mahilig ako sa mga Korean drama, mga ganun-ganun. Nakikita ko madalas na series sa napapanood ko is yung mga ganyan, yung nag-iiba yung mga kulay ng mga puno, ng mga iba pang mga halaman. Kaya sabi ko, parang ang ganda nun sa bahay mo. May nakita ako dun sa mga pattern, binili ko na at tinahi ko siya. Ginawa ko siya, mga ka-Lord's Kitchen, siguro inabot ako dito ng mga 6 to 7 months kasi malaki siya, medyo mahirap siya talagang ihihitahin. Sa lahat po ng mga tinahi ko, mga ka-Lawrence Kitchen, syempre dito po nag-enjoy at excited. Naging excited ako dito dahil ito po yung picture lang to. Pinagawan ko ng pattern. 2019 ko po siya tinahe. So, nasa 1 year pa lang po itong cross-stitch na to. At ito naman po, ayun po yung date niya. 2009 siya, and LHA. Ikinabit ko naman to dito sa kwarto ng anak kong babae. So, ito rin po ang isa sa mga ginawa ko. Mas maliit siya kaysa dun sa iba. Sa sobrang tagal na, mga ka-Lawrence Kitchen, hindi ko na po maalala ang kanyang title. Kung nakikita nyo yung kaibahan nito sa lahat, medyo maliit lang kasi siya. Yung frame niya na ganito, simple lang. Kasi mas mura noon at saka wala po akong budget para sa mamahaling frame po noon. So, salamat sa Diyos dahil napaframe ko pa rin siya lang simple lang. So, at least napakita ko. Okay, ito naman po mga ka-Lawrence Kitchen kung mapapansin mo. Nakahang po ito dito sa kay Ramon, sa anak ko naman. Alam niyo po kung sinong gumawa niyan. Tinuruan ko na rin po yung aking anak na babae, yung eldest ko po si Rama. Yan po, marunong na rin po siya mag-cross stitch. Yan, mga ka-Lawrence Kitchen, isa pa po ito sa ginawa din ni Rama. Siyempre, ginaya niya yung nanay niya. Nilagyan niya na rin ang pangalan na sobrang laki. Siya rin po ang gumawa niyan. So, nandito po yan sa aking tawag dito, kitchen. Collections ko po mula nung ako natutong manahe ng cross stitch hanggang ngayon. So, madali lang po siya, pero talagang tiyagaan lang kasi talagang kailangan mong pagtuunan ng panahon, ng pansin,
Pero pag natapos mo naman, talaga namang iba ang pakiramdam, iba ang saya dahil sa tiyaga mo, nagawa mong tahiin yung mga malalaking ganitong cross stitch. So, kayo din, pwede nyo rin pong gawin ito, libangan, pwede rin pong ibenta. Kaya ko rin pinakita, baka kung may interesado, kung gustong magpatahi or magpagawa sa amin, or gustong bilihin, wala pong problema, pwede po siyang ibenta kung gusto nyo. So, salamat mga ka-Lord's Kitchen! God bless you all!